Hello, shout out muna tayo bago tayo magpatuloy. Shout out kay Felix Domingo, shout out din kay Edmond Gabriel na ang kanyang fiance ay nasa Calgary, Alberta. Shout out kay Marites Loreto, kay Felix Domingo, kay Mayan Uri, Call Me Lau, shout out sa iyo kabayan. Photoshop Tambayan, shout out sa iyo. Brad, kumusta? Zaldi Mancio and syempre kay Mary Gonzaga ng Cavite, shout out sa iyo kabayan. And yung kanyang fiance ay nasa Edmonton, Alberta na si Dave Sauerwald. So, tuloy na tayo. Hello, kumusta mga ka-channel? Anong ganap natin sa araw na ito? Ngayon ay pag-uusapan naman natin yung, o sasagutin natin yung tanong na pwede daw ba na makarating dito sa Pilipinas ang mag-asawa ng sabay. So may mga ilang instances o pangyayari na pinapayagan ng Government of Canada na mapunta ng sabay ang mag-asawa o ng buong pamilya dito sa Canada. So kapag halimbawa mayroon ka ng tinatawag nating mga job offer letters o kaya naman okay na yung mga papel mo, settled ka na sa mga papel mo, na-ready mo na yung iyong mga documents, pwede mong isabay yung iyong family papunta dito sa Canada. So may mga ilang instances o magbibigay ako ng halimbawa o bibigyan ko kayo ng tatlong halimbawa sa kung paano nyo madadala ang family o yung asawa ninyo dito sa Canada nang sabay kayo, dahil naniniwala ang Canada na sabi nga natin sa mga naunang vlog natin na naniniwala sila na ang family ay basiko o basic na foundation ng society at pinapahalagahan nila ito. Kaya naman, isinama nila sa programa yung tinatawag nating kapag nagtrabaho ka dito sa Canada, kailangan kasama mo rin yung family mo. At ito yung nagiging dahilan o maaaring maging dahilan upang nang sa ganon chance mo na makasama ang iyong mahal sa buhay o yung pamilya sa kabuuan. So wag na nating patagalin. Unahin natin yung tinatawag nating work permit holders. So kung ikaw ay nabigyan ng pagkakataon na makapagtrabaho dito sa Canada at ang hawak mo ay sabihin na nating work permit, visa ang nakatatak o nakaselyo sa iyong passport, pwede mong madala ang iyong family dito. So kung halimbawa ikaw ay naanyayahan na may job offer letter na at kasalukuyang ipinoproseso yung iyong mga papel, may mga sasagutin kang form doon kung sasama ba yung iyong family. At kung sasama, pwede nilang bigyan halimbawa yung asawa mo o yung kabyak mo ng tinatawag nating open work permit. Eh ang tanong, halimbawa naman kung may anak ka. So pwede mong masama ang iyong anak dito sa Canada kung halimbawa ikaw una, mayroon kang tinatawag na work permit. Pangalawa, yung asawa mo ay bibigyan nila ng i-apply mo at bibigyan nila ng tinatawag nating open work permit. At pangatlo, yung anak o mga anak ay bibigyan naman nila ng tinatawag nating visitor's visa. So, hindi ba magastos? So, sasabihin natin medyo mas malaki yung gagastosin. Kaya lang, pag nandito ka na kasi sa Canada, mas madali mo lang mababayaran yung mga payments na kinakailangan doon. At ang kabutihan pa nito, sabi nga natin, kasama mo yung family. So, paano yung pagpaprocess nun? So, pag nakarating ka na dito sa Canada, pwede mo nang i-process yung papel ng iyong pamilya from work permit, open work permit, visitor's visa, into permanent residency. So, pwede ka nang mag-apply dito sa Canada. At least, mas madali na lang application sapagkat nandito na yung main office ng CIC. Po ba, mas madali na. So, yun yung unang pagkakataon o sitwasyon. Yung pangalawa naman, halimbawa, nabigyan na kayo ng job offer letter at pareho kayong mayroong job offer letter, pwede nyong gamitin ito upang nang sa ganon ay mapunta kayong pareho dito sa Canada ng sabay at ng buong family. So, bibigyan ko po kayo ng halimbawa. So, yung pinagtrabahohan namin dito sa Canada ay binigyan kami ng job offer letter kaming pareho. Sinabi namin sa may-ari ng company na ayokong iwan yung aking asawa. Pinagbigyan naman nila kami o nag-email ako sa kanila kung paano ko makukuha din yung asawa ko, yung kabyak ko. And luckily, mabait yung may-ari ng pinagtrabahohan namin. Binigyan kami ng pagkakataon na makaalis sa Pilipinas ng sabay. Luckily, binigyan kami pareho ng tinatawag naming o yung tinatawag nating permanent residency o yung PR, kumbaga. So, nung umalis kami sa Pilipinas,
Kumbaga, PR na ang labas namin o landed immigrant na kami pagdating dito. Yun yung pangalawa. So, medyo mas mahaba yung proseso sapagkat hihintayin mo talaga yung tinatawag nating lengthy process nito, pero worth it naman. So, aalis kayo ng sabay, darating kayo ng sabay dito sa Canada. And number three, yung tinatawag nating kapag nandun ka sa Pilipinas at gusto mo talagang mapunta dito sa Canada yung family mo, ito yung halimbawa no, kung saan meron ka ng job offer letter, may offer ka na na PR at ipinaprocess mo na yung permanent residency mo at po pwede mo silang makuha kahit na ikaw lang ang naka-apply ng PR. So ilalagay mo lang doon sa iyong application, sa iyong mga generic applications na IMM kung tawagin natin, ilalagay mo lang doon na dependent mo sila at coming with you dito sa Canada o sasama sila dito sa Canada. And later on, bibigyan ka ng another application doon, another form of letter na kung saan sasabihin sa'yo doon, i-indicate mo na yung mga anak mo, yung asawa mo, halimbawa, ay kasamang pupunta dito sa Canada. And ang mainam noon, minsan ang process na lang. So sabi nga natin, medyo lengthy o medyo mahaba ng konti yung process nito, kaya lang worth it naman sapagkat ikaw lang ang nag-apply na mayroong job offer letter pero makakasama mo o mabe-benefit yung buong family mo dito sa Canada. So halimbawa nun, yung nangyari sa isang kaibigan natin na umapply lang dito as a work permit and then nakakuha ng permanent residency and then later on ay umuwi siya ng Pilipinas nung nakuha niya yung kanyang permanent residency and two time ipinaprocess niya rin o inilalakad niya na rin yung tinatawag nating permanent residency niya and then nung bumalik na siya from Philippines kasama niya na yung kanyang family. So napakagandang programa nito para makasama mo yung iyong family. So ilan lamang yun sa mga programa ng Canada na kung saan po pwede mong makasama ang iyong family dito sa Canada na mula sa Pilipinas. So ulitin natin yung unang proseso. Kung meron kang work permit, pwede yung asawa mo ay makakuha ng open work permit at yung mga anak mo ay pwedeng maging tourist visa. Then later on, ipaprocess mo na lang from work visa, open work permit, and then visitor's visa into a permanent residency. Pangalawa na po pwedeng maging proseso ay yung pareho kayong mayroong job offer letter na kung saan permanent residency na ang i-apply ninyo. O kaya naman, pangatlo, yung tinatawag nating nag-apply ka as a worker visa and then i-apply mo later on as a permanent residency and then kasama ng sa iyong application yung tinatawag nating family sponsorship at makakuha mo sila dito. So yun ay ilan lamang sa napakaraming programa ng Government of Canada na kung saan makakasama mo ang iyong family dito sa Canada as landed immigrant or immigrant per se dito nga sa bansang Canada. I hope ay may natutunan kayo sa ating discussion ngayong araw at kung hindi ka pa subscriber ng channel nito, mag-subscribe na, mag-like, mag-comment at pwedeng-pwede nating i-share ang mga videos na ito upang mas marami pa tayong mga kapwa na at mga Filipino na gustong mapunta rin dito sa Canada and at the same time mamuhay dito sa Canada. So hanggang sa muli, hanggang sa susunod. Paalam!